i-treat natin sila as patients. Biktima sila eh. Iba yung mga naging addict, nagka-problema, nag-addict, biktima eh. Po mga kababayan, bigyan ko lang po kayo ng update tungkol po dito sa mga kaganapan. Ito yung balita ngayon sa Philippine Star. Sabi rito, Marcos Duterte Carpio, si Inday, say drug problem, a law enforcement, economic and health concern. Ano siya? Tingnan natin. The tandem of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte said they will pursue the current administration's war on drugs, but ito yung kulang sa ano, sa presenting administration eh. But they acknowledge the problem is a law enforcement, economic and health concern. In a statement on Tuesday, the Marcos Duterte tandem, they called themselves the unity team, claimed the war on drugs of President Digong was a success and they vowed to further enhance it. Success niya siya, pero kailangan ano, kulang. Di ba? Yan ang ibig sabihin noon. Kulang siya. Kailangang i-enhance. Ano yung strategy? Sabi rito mga kababayan, we need to put up many more rehabilitation centers and professionals who will take care of the victims and we will treat as patients, hindi mga kriminal. Yung war on drugs, mainly nakafocus doon sa patayan eh. Ano ba? Ayan ang pagkakaiba, mga kababayan. May innovation siya. I-treat natin sila as patients. Biktima sila eh. Iba yung mga naging addict, nagka-problema, nag-addict, biktima eh. Diba? Kala nila solusyon yon sa problema nila o nag-addict. They should be treated, considered as patients. Tama, mali. Tama po. Parang itong ano, pandemonium. Ang treatment sa infected criminal. Dapat ang treatment mo, patient. At pag health concern po, health problem, ang kailangan mo, di ba gamot ang kailangan doon? Pasyente. You see? So, ito po, mga kababayan ang sinasabi rito. Give them something to do, such as livelihood, like handicrafts. While in the process of rehabilitation, until we can win our fight against this evil vice, sabi po ni Bongbong Marcos. They also noted the tandem that selling illegal drugs is a lucrative business. Napaka-lucrative business kasi madaling kumita ng pera. Which is why the drug problem still persists even after 5 years of the Duterte administration anti-narcotics campaign. Wala eh, pabalik-balik sila. Kailangan may alternative na lucrative din po, pero it's not illegal drugs. Bibigyan mo ng livelihood, nakikita sila ng maayos, at par with the business of drugs. Ganun yun eh. That is, mga kababayan, the missing link to the solution of this ano drug menace sa ating bansa. Napakaganda di po ba?
Mayroon nito si Lomi. Kung si Monggo. Parehas. Copycat. The rest of the ano, presidential candidates may clear kuan po sila agenda para isolve yung problema natin dito sa wala nagpa-drug test lang sila mga kababayan. Anyway, negative. Pero si Bongbong Marcos nagpa-drug test din po. Para ipakita sa buong mundo, sa mga Filipino, na yung mga chismis na pinapalabas na klarado. Pero sabi ni Bongbong po, hindi man na niya akong pinapatamaan nun. Di ba? Ayaw kasi niyang magipag-away. Ayaw niya. Ayaw niyang i-offend, mga kababayan, yung tatay ng kanyang katandem. Kahit kung ano-ano ang mga masasama na pananalita ang binibitawan. So, lalong pumugi. Lalong pumugi si Bongbong Marcos at pumangit si... si President Digong. This tells us that the problem of illegal drug is likely to persist for as long as the drug trade is a lucrative or profitable enterprise despite the inherent danger of arrest or even death in the hands of the law enforcers. Kapit sa patalim sila. Di ba? Kapit sa patalim. Kahit hindi na balian niya mamatay ako. Okay na kung mamatay ako. Importante rito, magkumita ako para sa pamilya ko. Imagine that. Di ba? So ganun, mga kababayan, ang nangyayari. Government figures showed that at least 6,000 people were killed in an anti-narcotics operations. But human rights groups put the number of deaths to as high as 30,000. Eh, sobra naman to. Pati nito siyong mga siguro nasagasaan. Sinama na, pati yung hold up. At na-encounter ng police. Critics also pointed out that the war on drugs was mostly waged against the poor in the field and the failed to net big-time drug lords. Ito, propaganda na to. Di man to. Marami ding mga, may mga mayors. So, mali na yung ikwentong yon, mga kababayan. So, yan po ang gusto kong i-update sa inyo. Idagdag ko na rin po ito na balita dito. Ito. Sa Philippine Daily Inquirer. Palace denies rift between Duterte and Sara. Normal support. Normal to support different bets daw. Itong pala si Malacanya. Ginawa naman ninyo ang mga binububo ninyo yung mga tao. Ba't hindi na lang ninyo tanggapin na may diferensya talaga? Diba? Harap-harapan kayong nagsisinungaling. Ano akala ninyo sa amin? Ito, Malacanang on Tuesday denied that there is a growing rift between President Digong and his daughter, Davao City Mayor and Vice Presidential aspirant Sara Duterte Carpio, when the latter asked her supporters to protect her running mate. Ano ang ibig sabihin nun? Protect Bongbong Marcos, sabi ni Inday Sara. So ang ibig sabihin nun, alam niya, ang reading niya doon sa mga attacks ng ating Pangulo, ng tatay niya, is, you know, the president is out to destroy her tandem. Iyon ang ibig sabihin nun. Paano hindi yung riff? Una, hindi sila nagkasundo sa pagtakbo.
Kung walang Rift Day, sana si Sara ito magbuong pangulo, hindi si Monggo. The fact na hindi sinunod ni Sara si President Digong, anong ibig sabihin nun kung hindi Rift because of political belief? Hindi sinunod eh. Ano ba kayo dyan sa ano? Nabuang na ba kayo dyan sa Palasyo Malacañang? The simple word reef, hindi pagkakaunawaan, hindi na ninyo maintindihan. Dahil hindi na ninyo maintindihan yung sarili ninyo, tama na tapusin na natin yung inyong panunungkulan dyan sa palasyo. Naging, ano, naging tawag doon, yung palasyo, kung sa Bicol, Ilumluman, haven. Naging haven ng mga sinungaling niyang ano. Iyang palasyo Malacañang. Santambak yung mga tao dyan, mga sinungaling. Arap-arapan ninyong niloloko yung mga mamamayang Filipino. President Duterte earlier called Duterte Carpio's running mate, former dictator son, in namesake Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as weak leader and a spoiled child. So, anong ibig sabihin nun? Nagpalabas ng statement si Inday Sara to protect a running mate. Hindi man niya directly sinasabi sa tatay niya because, you know, it's not good for the family at sa kanya mismo. Pero ang totoo niyan, that is, you know, a defiance. Di ba? Ako naintindihan ko din si Inday. Kasi kung harap-harapan niyang tutulog sa inyong tatay niya sa mga pagbubunganga nito, di, it will backfire sa kanya mismo. It will be, ano, perceived by people as, you know, walang modong anak. Hindi marunong rumispeto sa kanyang tatay. Di ba? So ayaw naman yung mangyari yung ganun na impresyon ng tao. It could, you know, affect her candidacy. Na unang-una, hindi na nga niya sinunod yung kanyang tatay sa kanyang ambisyon na gawing Davao model yung buong bansa. Ano ba? Mga taga-palasyo ito. As whether this is a sign of widening rift between the father and the daughter, Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograre said, it is normal to support different candidates. Sa inyo, naging normal na kasi. Kasi, ang tawag doon? Naging, kuha na po kayo eh, manhid na. Because of your too much love for power. Di ba? And too much love for politics. Naging normal na yun sa inyo. Yung mga abnormal na mga yung mga abnormal na bagay, naging normal na lang sa inyo. Hindi ko kayo masisisi. Manhid na yung inyo pong ano, neurons. Talaga, talagang politika nito. Walang pamipamilya po. Ha? They belong to different political parties sabi rito. At syempre, as with any different political parties, mayroong mga common candidates at may mga candidates na sinusuportahan for other positions as ang either party. Yan lang. Yung mga tao ito. Yung sarili nila, niloloko na mismo nila. In a political exercise like elections, normal na magkaroon ng ganyan na pagkakaiba na sinusuportahan na kandidato. Anyway, that is the normal abnormality, mga kababayan, sa politika. But as I was telling you, mga kababayan, we really have to protect BBM. Kasi alam natin kung sino yung mga tao
that is out to derail the candidacy in the return to power of the Marcoses, all because of, you know, alam na natin. Sa totoo lang, it is all about the gold. Yung gold mismo, mga kababayan, na pinag-aagawan, na gustong implement, ayaw nilang gawin. And the gold in the palace also, as a result of, you know, once you are in power, it follows. Everything will just follow, ano, suit. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my...
servisyo. Ang servisyo na itinuro sa akin, ang servisyo sa tao, ang servisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa na aking natutunan. Hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.